Ay, magandang gabi mga ka-jack. Automatic transmission ba ang sasakyan mo na EcoSport? Pakinggan mo ito para malaman mo kung ano ba ang nagiging problema ng EcoSport automatic transmission. Meron ako video na ipapakita. Ito po ay part 1 pa lang kasi tinatapos ko pa lang yung ginagawa natin na EcoSport. Ito po ay stock on, no? B ang nakalagay. So pag sinabing B, yung reverse yung mga kajak. At sabi ng may-ari, yung reverse hindi gumagana. Pag nilagay sa reverse, hindi umaatras yung sasakyan. So meron tinatawag na A at saka B na clutch port. So dapat maunawaan nyo, ipapakita ko rin naman kung alitsura ng mga yan para sa ganun naintindihan nyo. Mga kajak, ganito po. Yung bell housing, ayan, bell housing ng tinatawag na automatic transmission ng EcoSport ay nandoon yung tinatawag na dry clutch or yung tinatawag na dual clutch. Nandoon ang release bearing. Nandoon yung tinatawag na shift port, yung A at saka B. Yun ang component ng mga kajak, no? Nandoon lahat. So kasama yung release bearing, nabanggit ko na. So ano yung mga kajak? Ang nangyayari po, pag naidaan po natin sa may tubig, no? Papasok yung tubig doon, hindi ganun kasilyado yung bell housing ng EcoSport. Papasok yung tubig doon, iikot yon kasi iikot yung ating tinatawag na dry clutch, yung ating mga mechanism doon, no? Gagalaw yung ating shift fork, yung ating release bearing. Pag natubigan siya and then papasok yon, tapos i-stack mo sa bahay, kakalawangin ngayon mga kajak, no? Isa pa, meron tinatawag na pull boost doon kasi yung ating dry clutch, yung dual clutch, syempre napupudpud po yung mga kajak. Tapos nandun na sa bell housing, no? Yung mga alikabok. So hindi basta-basta nalalaglag. So nandun lang, paikot-ikot siya. And then hanggang sa dumami na, hanggang sa mag-stack up yung ating tinatawag na shift fork. So ipapakita ko mamaya mga kajak, hindi pa tapos, ito yung part 1 pa lang. And then, doon na nagkakaroon ng stock on. Yan na nakalagay sa scanner natin na meron pa nakalagay doon na friction elements. Yun ang ibig sabihin mga kajak. Ibig sabihin, wala na tayo magagawa. Talagang kailangan ng ibaba yung ating transmission. So, wala na po kayo magagawa doon kasi yung shift port hindi na po siya tumutulak. So, meron tayo dyan. Makikita nyo mamaya sa aking video. Ano yung tsura ng shipport, hindi na siya tumutulak, hindi na naglalaro. Tapos sa part 2, papakita ko naman yung good na mga shipport. So ano yung mga kajak, ganun ang nangyayari sa EcoSport, kaya malaking problema nila ito na pagka may sasakyan kang EcoSport, make sure wag mong idadaan sa baha, no? And then tatagal din naman siya pag hindi nadadaan sa may baha, nadadaan sa may tubig. Ingatan nyo po mga kajak. And then yung ating dual clutch, katagalan din talaga ay talagang nag-i-stack off yung o nag-i-stack on yung tinatawag na shift port kasi nga may dumi. No, hindi naman talaga buwabagsak yung dumi doon, nandun lang siya. So anyway mga kajak, paghandaan nyo na lang kasi medyo may kamahalan po yan yung pagpapagawa na automatic transmission ng EcoSport. So may budget po talaga tayo dyan. Kung sakali mang mangyari sa atin, anong sinyales? Ganito mga kajak, ano yung nararamdaman kung nag-stack off o nag-stack on na yung ating tinatawag na shift port? Ganito mga kajak, pag umaabante kayo, parang hesitant na hindi mo maintindihan, gumaganong-ganong-ganong siya. Kasi yung kanyang shift port, pag tulak niya, hindi agad bumabalik. Okay? So, merong tinatawag na spring yan. Pagka tumulak siya, babalik po siya agad. So, babalik siya na maayos. Yung shift port, tutulak siya. Tapos, yung ating port, meron dong tumutulak para itas niya yung shift port. No? Ayan, tapos pagka balik nung shift port natin, bababa siya. So, ang nangyayari, tumulak siya, umandar, umabante, pero ayaw agad gumaganong-ganon siya kasi hindi nga maayos yung laro ng ating shipboard. So, ganun nangyayari. Yun ang mararamdaman nyo mga kajak pag gumaganong-ganon na yung ating sasakyan. Parang nag-jerking. No? EcoSport ha. Tapos yung jerking niya nakakatakot.
And then later on darating ang araw, it's either hindi na aabante o kaya hindi na atras. Dalawa lang dyan, no? Ngayon ang mga kajak, ang ginagawa natin pag nagpapalit tayo, no? Kailangan pag nagbabata tayo, sabay na natin yung shift fork at yung tinatawag na dry clutch o yung tinatawag na dual clutch, kasi minsan ang baba na lang. Minsan ang ginagawa ko pagka inaalam ko sa may-ari kung ilang kilometers pa lang yung tinatawag na dry clutch o yung tinakbo ng EcoSport, pero kung mababa pa lang, mga around 20,000 o 30,000, eh pwede pa yun, no? Pwede pang linisin lang, alisin yung alikabok, ibabalik. Kaso, meron tayo ngayong ginawa na 36,000 kilometers pa lang, eh, tinatry kong i-reset, pero antigas mga kajak. Yung ano yung nababad sa tubig kasi, tapos hindi ginamit, isang taon na hindi ginamit, kaya antigas na nung ano, dry clutch o yung tinatawag na dual clutch, hindi ko na ma-reset, no? Pati yung mga finger niya hindi na mag-lock. So anyway, makita nyo sa ating unang part na paggagawa ng EcoSport, sana maintindihan nyo para alam nyo kung ano yung gagastusin nyo pag nagpagawa po kayo, at alam nyo yung masisira sa inyong EcoSport. So bahibayan nyo at ito yung video mga kajak. Good morning mga kajak, nandito kami sa Batangas. Okay. So, kailangan baklasin natin itong center bolt. So, may wet bearing. Tapos yung shock. Para mahugot natin yung input shaft. So, mga kajak, tanggal lang natin yung shaft. So, tutulak na lang natin. Sisikwetin na lang natin. Magkabila yan. Nabaklasan natin. So, ito na mga kajak, negative na yung kanyang dual clutch, puro kalawag na rin, at kung makikita nyo po dito sa loob na ko, napakarumi at puro kalawag na rin mga kajak. So, palagay ko talagang sira na to mga to. Ayan, pakita ko sa inyo mga kajak ha, kung gagalaw pa sila o hindi na. Ito na may yung tinatawag na shift fork mga kajak. So, itong tinatawag na B, yung atras ay talagang stuck on na siya. Hindi na po talaga gumagalaw yan. Tinest ko mga kajak ko, pumasok na yung kanyang tinatawag na, ayun, ayan, pumasok na pero hindi na bumabalik. So ito naman yung A, i-check din natin. Tignan nyo mga kajak maigi ha. Ayan, habang pinipihit ko ng counterclockwise ay pumapasok. And then dapat pag hinugot ko yan, babalik agad. Tignan nyo mga kajak, ayun, hindi bumalik ng todo. Unti-unti, ayan. Kaya nagja-jerk, yan ang problema mga kajak kayo no. Ayun, halos hindi na bumabalik, so sira talaga tong dalawa na to. So mga kajak, nakita nyo na yung clutch fork o yung tinatawag na shift fork, no? Hindi na talaga siya bumabalik. Yung isa, yung B, yung tinatawag na reverse, ay talagang totally hindi na siya bumabalik. Kaya no wonder wala na talagang atras, sabi ng may-ari. Tapos pag abante naman, gumaganong-ganon. Kaya nag-jerk siya na napakatindi, nakakatakot. Eh yun pala, hindi na rin halos bumabalik yung A. Yung shift port ng A, pagka tumulak siya, tapos halos hindi na bumabalik. Kaya yun ang nangyayari. Nag-jerk siya ng sobrang tindi mga kajak. So, ayun, abangan nyo pa bukas. Nawa, i-share nyo ito para yung ating mga kasama, mga kaibigan na may EcoSport, naintindihan din nila kung bakit nangyayari ang hindi pag-atras, hindi pag-abante ng EcoSport. Kasi yun po ay doon po nakatutok tayo sa tinatawag na shift fork, yung release bearing, yung dual clutch, dyan po ang pinagmumulan niya. Dito lang talaga sa may bandang ibabaw o yung tinatawag na bell housing, dyan kalimitan nasisira ang EcoSport mga kajak. So anyway, sana maintindihan nyo mga kajak, at kung meron kayong katanungan kung magkano yung mga presyo niyan, pwede kayo mag-PM. Hindi lang tayo basta-basta nagsasabi sa video, kasi mga kajak, alam naman natin, may mga ibang shop, baka po tayo i-bash, no? Anyway, yun lamang mga kajak, abangan nyo pa bukas, at huwag nyong kalimutan, i-share na rin sa may mga sasakyan, especially yung may mga EcoSport. God bless you po.